silipin naman natin kung paano ayusin ang water dispenser na nagle-leaking. Medyo mahirap nga lang to dahil sa dami ng mga screw tatanggalin. Pero kunting tiyaga lang. May inayos na ako nito dati, kaso lang kakaiba to kasi hole faucet yung papalitan natin. Ito yung tinatawag na faucet. Kailangan na nating palitan kasi medyo gasgas na siya yung ilalim. Kaya maski palitan mo ng rubber, nagli-leak pa rin siya. Kasi nga medyo gasgas na yung loob sa faucet niya eh. Pag matagal na kasi yung plastic, parang nagbabakbak siya eh. Ito yung dahilan kung bakit pagtiyagaan natin kalikutin to. Pag walang leaking, walang mag-aayos. Kung walang mag-aayos, wala ding leaking. Mapapansin talaga natin sa dalawang faucet na nagli-leak talaga siya. Imagine kapag whole day or overnight siyang nagtutulo, di ubos yung isang galong tubig mo. So, kailangan lang natin baklasin pa yung mga tornilyo sa likod, pati dito sa harapan, para madali na lang siya pagtanggal. Kailangan lang nating i-drain to para ayos yung pagtrabaho. Hindi mo naman pwede tanggalin yung faucet habang may tubig pa yung loob eh. Kailangan madrain yung lahat ng tubig para hindi siya magbasa sa harapan. Medyo marami-rami din ang tubig kaya matagal maubos. Wakas na ubos din. So, tingnan muna natin ng malapitan. So, ubos na. Pwede na natin tanggalin yung faucet. Dati, ito yung tinatanggal natin yung wrapper kasi nagli-leak din. Pero sa ngayon, iba na yung tatanggalin natin, yung pinaka buong faucet na talaga.
yung tatanggalin natin. Kung mapapansin natin, medyo nagpabakbak na yung isang posit. Oh. Kailangan lang natin ikabit muna para hindi tayo mahirapan mamaya. Be sure na malagyan natin ng cable tie para hindi tumatagas din ang tubig. Yung pagbalik nito medyo maingat ka kasi medyo mahirap na siya. Medyo mahirap yung pag-scroll kasi pitsi ito eh. Ibalik na natin yung dalawang rubber. Lagyan natin ng tubig para sa pag-test. So ilang hour din bago natin natapos to. So ngayon okay na, pwede na natin magamit. Salamat sa thumbs up mo kaibigan. Nagiging approve yung trabaho ko.